Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyaing buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Gusto ho ba natin yan, mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos? Ang paglingkod ng Panginoon ay narito muli upang pangunahan ng episode 816 ng Wide on ng Ministry, araw po ng Thursday, Webes, June 16, 2022. Yes, ang Wide on ng Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on with the Son of Grace, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Marapatin mo, Panginoon, na maging maayos po ang kabuang daloy ng gawain na ito. Pati na, Panginoon, ang buong araw na ito na aming haharapin na mga pananagutan. Mahayag ka sa bawat isa amin. Pinupuri ka namin, winawalhati, sinasamba. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng kagalakan at gayon din ang pangunawa sa mga bagay-bagay na nais mong ipabatid sa amin. Maghari ka sa amin, O Diyos. Pagkalooban niyo rin kami, Panginoon, na maayos na internet at signal. Lahat po ay aming iniaalay sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Magandang umaga sa iyo, kapatid na Jochi Rose, Evangelista Sullivan. Tayo po ay dumako sa ating pagtalakay. Tayo po ay naantala sa ilang kadahilanan. Na ang ating pong pag-uusapan ay masumpungan po natin sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 7, verse 11. Yan pong ating pagtutunan ng pansin. At yan din ang ating magiging batayang versikulo bukas upang ating pong pag-usapan yung kalahati ng verse na yan na napakahalaga din. Dito po ang sinasabi ayon sa New International Version at gayon din sa Tagalog na salin ng appointment ang Biblia ng mga pastor. A good name is better than precious ointment. And the day of death than the day of one's birth. Iyan sinasabi ng King James Version. Pero doon sa New International Version, a good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth. At ito naman ang sinasabi ng Tagalog version ng appointment ang Biblia ng mga pastor, ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Gayon din sa sinasabi ng magandang balita Biblia. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. Pinagpala tayo ng Panginoon sa talatang ito na atin pong pagsasalusaluhan. Ang atin pong pag-uusapan, mga karaydon sa Panginoon, ay meron pong kinalaman mismo sa verse na ito. A good name is better than precious ointment. Or better than fine perfume,
ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid o mamahaling pabango. Yan ang ating pag-uusapan, mga karaydon sa Panginoon. Lahat ng tao sa mundong ito ay merong taglay na pangalan. Kayo po ba ay merong pangalan? At sino ang nagbigay ng pangalan ninyo? Maging sa akin, wala sino man na nilikha na mismo yung nilikha o ipinanganak ay siya rin mismo ang naglapat ng pangalan niya. Kundi mismo ang naging magulang natin. Pero lahat tayo ay merong taglay na pangalan. Hindi lamang tao, kundi lahat ng nilikha ng Diyos, pati na ang mga animals o mga alaga natin, gayon din ang mga halaman at lahat na nakikita natin sa mundong ito at gayon din ang mga bagay-bagay at kagamitan. Pero ang pinakamagahalaga sa lahat ay ang pangalan ng bawat tao katulad natin, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito sa ating pong teksto, maliwanag na sinasabi ng sumulat ni si Haring Solomon na a good name is better than precious ointment o fine perfume. Agree ba tayo doon, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos? Well, para sa akin ay I agree sa sinasabi ni Haring Solomon. Ngayon, ang mabuting pangalan ibig sabihin, mga karaydon sa ating Panginoon, ay mas mahalaga ito o mas higit ito kaysa doon sa tinatawag natin na mabuting estado natin o katatayuan natin na pansosyal sa lipunang ginagalawan natin. Dahil ang pangalan natin, ito po ay nagre-representa ng ating tunay at wagas na pagkatao. Gayon din ng ating kabutihan at gayon din nang meron tayo na karakter sa buhay natin. Kaya nga po, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, na ang bawat tao katulad mo, katulad ko, well, masabi natin na meron tayong taglay na kanya-kanyang maring sabihin natin na permanente na mga impluensya sa ibang mga tao. Kaysa doon sa tao na kung saan ay may malasakit lamang patungkol sa kanyang kalagayang sosyal sa lipunan. Kapag pinag-uusapan natin ang mga pangalan, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, yan ay merong kinalaman sa ating connections patungkol sa buhay natin at ang buhay natin sa iba.
mga connection natin, mga ugnayan natin. At gayon din, ito po ay merong kinalaman na mismo sa ating identity. Pagkakilanlan at gayon din na merong kinalaman din ito sa ating individuality. At po sa ating sariling katangian. Combining all of these, our connections, identity, and individuality, yan tayo, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho ay hindi tayo tinatawag na hoy, o hindi tayo tinatawag sa ibang mga pangalan, kundi yung mismong pangalan natin na mismo na kaloob sa atin ng ating mga magulang na kinasangkapan ng Diyos upang meron tayong taglay na existence sa mundong ito. Kaya nga ho ang ating pagkakakilanlan mula sa bawat pangalan natin na kung saan ay daladala po natin ang ating malaliman na personal mismo. Kaya sa usapan ng pangalan na iyan po ay personal. Gayon din na kung saan ay meron ding elementong taglay na ating pong pinapasa sa larangan ng pangkultura. Gayon din sa larangan ng pampamilya at gayon din sa larangan ng makasaysayang koneksyon. Kaya nga ang pangalan natin sa anumang larangan sa buhay natin, anumang transaksyon meron tayo, anumang hawak natin na iba-ibang klase ng mga IDs, marriage contract, birth certificate, gayon din kung tayo ay nakapasa ng bar o board examinations at sa lahat ng usapin at transaksyones. Nagagamit ang pangalan natin na siyang identity natin, pagkakilanlan natin ang siyang connection natin at siyang individuality natin, sarili natin, katangian, mga ka-ride-on sa Panginoon. Kanya, napakalawak po ang saklaw ng bawat pangalan meron tayo. Kaya ang mga pangapangalan natin ay iniingatan po natin. Pinapahalagahan natin. Gayon din na kung saan ang mga pangalan natin meron tayo, na kung saan ay binibigyan din tayo, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. That the sense of who we are mismo. Yun kung sino tayo mismo. Sa bawat komunidad na kung saan tayo po ay kabilang at kabahagi. At gayon din ang ating belongingness sa bawat isa at gayon din ang belongingness natin mismo sa buong daigdig na ito. At gayon din ang ating spiritual belongingness.
sa ilalim ng Diyos na siyang lumikha sa bawat isa atin mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Well, mga kapatid sa Panginoon, sinubukan ko na kung saan ay gunam-gunamin at lapatan ng mga salita, ng mga adjektibong mga salita patungkol sa pangalan, sa positibong pananaw, mga karaydon sa Panginoong Diyos. Itong lima na mga letra, names, letter N, letter A, letter M, letter E, and letter S. Napansin ninyo, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Ulitin natin na kung saan hindi po tayo mismo ang naglagay ng pangalan natin. Sa akin ay ang talagang registered na naging pangalan ko, Isabelito. Dahil ang akin nalaman na paliwanag kung bakit Isabelito ang pangalan ko sapagkat kahawiguraw. Iyong aking lolo sa panig ng aking ina. Nang pangalan niya ay Isabelo, na tinatawag na Don Isabelo at Kabakungan, mga sinaunang mga tao sa aming barangay. At gayon din, yung panig naman ng aking tatay ay ang pangalan naman ay Bernardo. Na meron din ang daw akong pagkakahawi. Pero ipinangalan ako sa Isabelito na mahabang pangalan. Pero kailanman na hindi ko nagamit yung salita, yung pangalan na Isabelito. Kundi siguro nung una ay nahirapan akong magsulat ng mahabang pangalan. Kaya hanggang ginamit ko mula elementarya hanggang koleyo, hanggang sa ngayon ay Lito. Lito. L-I-T-O. Well, ano ang magagawa ko? Dahil sa mga transaksyones na kung saan ay tayo ay nanungkulan at kailangan natin na kung saan ay dumalo sa mga pulong pang-international katulad ng USA, kailangan mo ng passport pero ang pangalan mo sa birth certificate ay Isabelito, pero lahat ng records ay Lito. Di kinakailangan ng juridical processes to amend or substitute yung pangalan na yon, meron ako. Kaya ang pangalan ko ay dumaan sa proseso ng pag-substitute from Isabelito to Lito, na hindi ko magagawa, na ako lamang ang gagawan niyan. Dadaan sa opisina ng civil, ng local, at gayon din meron ding juridical component yan, at meron din na kung saan ay ipinapublish tatlong beses sa mga dyaryo na maliliit. Pero hindi lamang yon ang naging problema kanon, pati yung aking pilyedo na tangonan, yung letter O, ay U doon sa ating birth certificate. Yan din ay nasigaso natin.
Gayon din yung aking birthday na kung saan ay 10 yung nakalagay sa registration. Pero ang aking nagagamit ay February 7. Pero talagang yun ang aking kapanganak. Dumaan din yon ng proseso civil at juridical hanggang sa maayos lang upang sa ganun kung ano yung nasa registration ay yun din ang lalabas sa visa, passport at gayon din sa lahat ng document. Pero same person. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat napakahalaga po ang bawat merong kinalaman sa pangalan natin at gayon din sa birthday o ano paman. Kaya nga si Haring Solomon ay sinasabi niya, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. A good name is better than a fine perfume. A good name is better than a precious ointment. Well, balikan natin yung aking sinasabi kanina. On the positive sides of that names, mga kapatid sa Panginoon. Para sa akin, yung names na yan, letter N, A, M, E, S. Tinitignan ko sa positibong pananaw kung ako yung pipili patungkol sa aking pangalan at gayon din patungkol sa pangalan din niya. Di ba gusto natin na kung saan yung letter N na patungkol sa pangalan natin ay masabi natin, wow, nice, maganda. Gayon din na kung saan ay maaari nating ikawing na yes, ang pangalan ko ay neat. Malinis. Ang pangalan ko ay nagtataglay ng nobleness. Noble. Marangal. So many adjective words na maaari nating ilapat dito, mga karaydon sa Panginoon. Ang katanungan natin ay ang pangalan ba natin at ang nagtataglay ng pangalan natin mismo ay matatawag natin kung ano yung pangalan at kung sino yung may dala ng pangalan na totoo nga ba na nice, maganda, neat, malinis, noble, marangal. How about that letter A? Maring sasabihin natin ang meron akong pangalan at gayon din ang nagtataglay ng pangalan ko ay masasabi ko na authentic. Tunay. Gayon din na kung saan ay nagtataglay ng pagiging ambitious. Ambisyoso. Merong pangarap. Merong pangitain. Maring masabi din natin, no, ang pangalan ko at ang nagtataglay nito ay masabi na I'm or you are admirable, kahanga-hanga. What else? Maring tinataglay natin sa pangalan natin at gayon din mismo tayo na may pangalan. Masabi natin na I am, you are attractive, kaakit-akit. Gayon din na kung saan sasabihin natin my name and ako mismo ay active-aktibo.
Gayon din akong san ang pangalan ko at gayon din ako mismo na taglay ang pangalan niya na ay always available. Magagamit. Merong pakinabang. Hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa lipunan na kanyang ginagawa laman, sa iglesia at sa lahat. Na maaari natin na iambag ang ating pagiging nice, pagiging neat, pagiging noble, pagiging authentic, pagiging ambitious, admirable, attractive, active, and always available. Are you with me, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos? How about that letter M? Maaaring sabihin na din natin na kung saan ay, well, nice ko na kung saan ang aking pangalan at gayon din ako mismo na may taglay ng pangalan ay magtataglay ng pagiging magnificent. Kahanga-hanga. Pagiging marvelous. Kahanga-hanga rin. Pagiging majestic. Marilag. Pagiging mature. Yes. Yung bang kumbaga sa siya ay bunga mula doon sa simula ng kanyang pagiging bunga hanggang sa lumaki siya ay habang tumatagal siya ay dumarating yung pagkakataon na kung sanay siya ay nagmamature at siya ay nahihinog. Nakakarating siya doon sa kaganapan. Pinapaging dapat pinapahinog ng panahon at gayon din ng karanasan lalo tigit ng Panginoon. Well, ano pa? Maring sabihin natin ang pangalan ko at gayon din ako na nagtataglay ng pangalan na iyan ay memorable. Hindi malilimutan. Kahit na dumating yung panahon na kung saan ay patay na tayo, maalaala pa rin tayo na ipinagdiriwang pa rin tayo ng ating death anniversary at gayon din na pinagkwekwentuhan pa rin tayo na kung saan nung panahon ng aking lolo na ganito ang pangalan nung panahon ng ganire. Di makalimutan. Gayon din na kung saan nagtataglay ba ng pagiging meritorious. Pagiging karapat-dapat. Gayon din ang pangalan natin na tayo na taglay ang pangalan niyan ay taglay din ba natin ang pagiging merciful? Maawain. At gayon din ng pagiging mahabagin at matulungin? Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, napakasarap na kung saan ay pag-usapan ng adjektibong inilalapat natin sa mga letra ito buo ng pangalan ng names. How about that letter E mula sa names? Para sa akin ay eager. Yung sabik. Gayon din yung ating pagiging eloquent. Magaling magsalita at gayon din yung pagiging earnest. Taimtim. Sa ibang salita ay honest, genuine at gayon din ang tinataglay na may tuturing na tayo ay educated, nakapag-aral. Gayon din dahil tayo ay nakapag-aral, siyempre, gusto natin na kung saan ay taglay din natin ang pagiging excellent, pagiging mahusay, at gayon din mga karaydon sa Panginoon Diyos na
Nakikita rin mismo sa atin ang pagiging energetic natin masigla. At gayon din yung tayo ay nagpapatunoy na essential sa lipunang ginagalawan natin. Yes, pagiging mahalaga natin sa lipunan ginagalawan natin sa pamilya, gayon din sa iglesia, sa anumang larangan. Ano pa? And of course, gusto rin natin na kung saan ay tayo po ay may tuturing na expressive. Nasasabi natin ng mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Well, ang synonym din ng expressive sa salitang Tagalog ay kahanga-hanga. With all that expressiveness na meron na siya, gayon din na nais natin na mataglay ang pagiging enlightened natin na liwanagan. Kaya nga sa mundo ng ating koneksyon sa ating Panginoon, ng ating identity, ng ating individuality, ng ating kultura, at gayon din ang bawat elemento meron tayo sa pangalan natin taglay at buhay natin taglay. That we as Christian believers must indeed be the extension of the light of God to enlighten many people around the globe. Jesus na siyang light of the world, and same is true that we should be the extension of God's light shining here, there, and elsewhere. Sa pangalan natin taglay at gayon din tayo mismo, nais natin na taglay natin ang pagiging edified, pinatibay, mas lalong pinatitibay ng karanasan, mas lalong pinatitibay ng pinagdadaanan sa buhay, mas lalong pinatitibay ng mga salita ng Panginoon, mas lalong pinatitibay ng Hesukristo na meron siya sa kanyang buhay sa araw-araw. Pinatitibay siya at inaalagaan at gayon din na nino-nurture ng mga salita ng Panginoon. How about that letter S sa names? Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, tinignan ko na kung saan ay, yung pagiging sincere, yung pagiging totoo, yung pagiging taus-puso, yung pagiging wagas, yung pagiging talaga naman kung ano yung nasa sa loob, at panlali mayon din ang siyang manifestasyon ng panlabas at gayon din ng ugnayan at gayon din ng identity at gayon din ng individuality at gayon din ng ating estado sa lipunan at gayon din sa kasaysayan at gayon din sa pangkultura at pangpamilya. Well, ang pangalan natin meron tayo, na kung saan ay nagtataglay din di umano ng ating pagiging serious. Hindi ho joke ang pangalan meron tayo, at gayon din tayo na maglay ng bawat pangalan natin. We have to be sincere and serious sa buhay natin sa lahat po ng larangan. Well, as a human being, as a person, and as a people of God, nais din natin na kung saan ay taglay natin ang ating pagiging strong, pagiging malakas. Well, gusto rin natin na kung saan ay kakitaan tayo ng pagiging smart,
pagiging matalino at gayon din ng pagiging self-reliant na kaakibat ng ating mga creativities at innovations na dulot ng karunungan at kaalaman, kaparaanan at paggilos ng Panginoon ng kanyang banal na espiritu at gayon din ng kanyang mga salita at gayon din ng ating camaraderie and solidarity with one another. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, that letter S na kung saan ay nandun ay sinisigap din natin na kung saan ay nakapagsasakripisyo tayo. Yes, sacrifice. Gayon din na kung saan nice natin na ang pangalan natin at buhay natin ay nagtataglay ng shiningness. At gayon din na kung saan ay makikita din nawa sa atin ang ating pagiging steadfast, pagiging matatag, at gayon din na kung saan ay makikita rin sa atin niyaong pagiging sweet natin, pagiging matamis natin at hindi lamang na kung saan ay mga pait at mga pagdadabog o anumang mga bagay na kung saan ay para bagang di tayo blinebless ng Panginoon. We need to be sweet before the eyes of the Lord and before the eyes of other people. Hindi naman ibig sabihin ng pagiging sweet ay malandi, kundi yung bang lumalabas at kumakatas yung matamis na aura ng ating buhay na pangalan natin na kaugnay sa Diyos, na sagrado na meron din tayong taglay sa pangalan natin na sacredness and special uniqueness. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoong Diyos, pangalan natin na taglay natin na kinakailangan po na kung saan iniingatan natin. Pinapahalagahan natin at ginagamit natin sa lahat ng mabubuti na kung saan ay pagkakikilanlan sa atin. Gayon din ang ating mga sariling katangian at gayon din ang ating buhay na kung saan ay bagaman na meron tayong dimension na personal natin, maging sa pangkulturang kalagayan natin at gayon din sa pampamilyang kalagayan natin at gayon din sa ating mga makasaysayang connection at gayon din sa ating pang-espiritual na siyang pinakamahalaga sa lahat. At gayon din na kung saan ang pangalan natin at ang buhay natin na magkaakibat ay taglay din mismo ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo na ang pangalan natin at buhay natin, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay sa araw-araw, sa tuwit-wina, sa lahat ng panahon. Bakit ko sinasabi ito mga karaydon sa Panginoon Diyos? Dalawang versikulo, bagaman meron pang ibang mga versikulo na kung saan nagsasabi patungkol sa pangalan. Halimbawa sa Ebanghelyo ayon kay Lucas chapter 10 verse 20, ng New International Version na mismo si Jesus ang nagsabi nito. However, sabi niya,
Do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Gayunman, huwag ninyong ikagalak ito nang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo. Halimbawa, in the mighty name of Jesus, we cast out you, evil spirits. In the name of Jesus, get away from us. And then, nangyayari ang kapangyarihan ng Panginoon kung saan nagpapasakop sa espiritu ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon, gayon din sa ating pananampalataya. Pero sinasabi ni Jesus sa dito, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Wow, meron palang ganun mga kapatid sa ating Panginoon. Para sa akin, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Well, ano sinasabi naman ng Revelation chapter 21 verse 27? New International Version, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Sasali na Tagalog at hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! The praise the Lord. Kaya nga ho, merong divine intervention up there incarnated in us, the Emmanuel, God with us, and that the presence and power and acts of His Holy Spirit and all His inspired words na laging gumagamay, nagpapaalaala sa atin upang makayanan natin na maging victorious, more than conquerors, upang maingatan natin mga pangapangalan natin at higit sa lahat tayo mismo na merong taglay ng bawat pangalan meron tayo. Upang sa ganon, dumating man ang panahon na babalik ang Panginoon. Dumating man ang wakas. Makakaasa tayo na kung saan ay makakasama tayo sa roll call ng ating Panginoon na kung saan kasama mismo pangalan natin. Wow! Ihintayin natin ang pinakaaraw na yan. Magaray doon sa ating Panginoon Diyos. Well, kung ano pangalan natin, meron tayo ay tanggapin na natin. Kung ano pangalan natin, meron tayo, yan na at atin pong pagyamanin, atin pong kasangkapanin sa mabubuting mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. At tayo po ay magtatagumpay sa kanyang tulong at gayon din sa kanyang pakikakibat sa buhay natin. Ang pangalan natin, ang mga pangapangalan natin, ang buhay natin, mga buhay-buhay natin, at gayon din ang ating mga koneksyon, at gayon din ang ating individuality, at gayon din ang ating identity na kung saan nakaakibat sa pangalan ni Jesus, sa character ni Jesus, sa nature ni Jesus, sa individuality ni Jesus, sa identity ni Jesus, at gayon din sa historical account
about that Jesus bilang bahagi ng ating Christian tradition niyayakap natin. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Sana ang bagay na yan ay nakapulutan ng aral at nakapagbigay hamon sa bawat isa atin at bukas. Yan pa rin ang ating verse na ating tatalakayin, pero dun tayo sa tapong ng verse na yan. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Yes, ang awit na kung saan ay His name is wonderful. Diba siya yung nagpapawonderful ng mga pangalan natin at buhay natin at ugnayan natin sa bawat isa at gayon din sa mga ginagampanan natin ng mga ministeryo at paglilingkod at gayon din sa lipunan ginagalawan natin. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God. Is He down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus my Lord. Yes, purihin natin ang Panginoon sa gospel song na iyan. Tunay, His name is wonderful. Gayon din na kung saan ang mga pangalan natin meron tayo, may tuturing din natin na wonderful. Lalo na kung nakaugnay sa pangalan ng lahat ng panahon. Jesus for all seasons. Jesus for every day. Jesus na siyang nakaraan, pangkasalukuyan at gayon din ang panghinaharap na patuloy na magsisilbi Lord and Savior natin. Ang ating Hari, ang ating Great Shepherd, Great Provider, Great Healer. Kaya nga ho, patuloy natin pangunlakan lagi ng kanyang banal na pangalan. Sumatin lagi, hindi lamang sa ating mga pangapangalan, kundi sa bawat buhay natin at gayon din sa lahat ng ating mga ginagawa sa araw-araw at ugnayan natin sa bawat isa. Yes, purihin natin ang Panginoon. Ngayon, mga kapatid sa Diyos, tayo po'y tumungo sa ating mga panalangin. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa binahagi mo sa amin. Nawa ay amin pong patuloy na pahalagahan upang ang mga pangalan namin at gayon din kami na nagtataglay ng mga pangalan na ito kaloob mo. Hindi lamang isang simple na pagkakaloob sa amin, kundi merong kaakibat na layunin at misyon dito.
nararapat naming gawin sa araw-araw at sa tuwid-tuwid. Pero ang lahat ng ito, Panginoon, ay maaari naming magawa kung mismo ikaw din na merong pangalan nang siyang mangingibabaw sa bawat pangalan at buhay namin. You as our accepted, encountered, and experiencing Lord and Savior ng aming mga buhay. Let it be to happen every day. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. Ngayon pong paunlakan na batiin, kilalani ng mga kapatid natin na kung saan ay celebration ng kanilang birthday mismo sa araw na ito. District Superintendent Reverend Igmidio Domingo of the United Methodist Church, Southwest Metro Manila District ng Philippine Sanual Conference. Kapatid na Alma Castillo, Mary Tubera na nasa Jeddah, Saudi Arabia. Bong Balot na nasa Manifa, Asyarkia, Saudi Arabia. Levi Talosa Agsunod ng Tugigalaw City, Cagayan. Langido Nena Ibana na nasa Beirut, Lebanon. Heidi Makil na nasa Brentwood, United Kingdom. Rod Char Kabakungan ng na nasa Luanda, Angola. Dominadora Martinez. Serlito Oransa ng Hinatuan, Surigao del Sur, pero nakatira din dyan sa bandang Pateros. Reverend Jenny Sonio ng United Methodist Church, nakabase dyan sa bandang Ibahay Aklan, gayon din ang kapatid na Juliet Antonio. Maraming salamat po, Panginoon, sa birthday ng bawat kapatid na ito na mga natukoy ang kanilang mga pangalan. Dalawa sa kanila, Panginoon, ay magalingkod mo sa iyong ubasan at lahat na ay mga light. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi sa lahat po ng may birthday sa araw na ito sa buong mundo, pati na, Panginoon, ang mga isinilang mismo na sanggol. Inyo po silang patuloy na pagpalain, pangunahan, pagtagumpayan ng kanilang mga buhay. Proteksyonan, ligtas sa lahat ng panahon. Gayon din, Panginoon, na kung saan ang mismong kanilang kaarawan at pag-asilang ay hindi po sila makalimot na magsilapit sa iyo upang magpasalamat, magtalaga ng kanilang buhay at lahat ng kanilang nararapat na italaga, ipailalim, pagkatiwala sa inyo, Panginoon. Marami pa na darating na mga kaarawan ng kanilang mga buhay with good health and wellness, successes and blessings. At gayon din, Panginoon, na hindi po silang ipagtagumpay sa banal na pangalan ng Jesucristo. Yan po ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Nawitan po natin ang mga kapatid na ito. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos amanal bang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Hulumawig na wang iyong buhay at mapuspos nga ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia dating minamahal. Inihiling na may pagpalain ang
darating. Ingatan ka sa hirap at laging laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin binamahal. Nagpapasalamat kami, Aman, sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kagalakan. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin binamahal. Happy birthday sa inyo lahat. Happy birthday sa inyo lahat. Palapakan po natin lahat po ng my birthday sa araw na ito. Gayun din ang mga sanggol sinilang mismo sa araw na ito. Picture ng mga kanilang mga pamilyang kinabibilang. Purihin natin ang Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa panibagong umaga, araw at gabi na aming kakaharapin mula sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, na ikaw po ang siyang nag-ingat, nagpala sa amin, nagpatagumpay sa nakalipas na araw. Gayon din, Panginoon, na naging maganda at maayos po ang aming pagdulog sa buong magdamag at kami ay nagising na maluwalhati, ligtas na merong ngiti, merong galak mula sa aming mga puso. Gayon din, Panginoon, na kung saan maraming salamat po sa panibagong aming natanaw na kagandahan ng kalikasan. Gayon din ang hatid, Panginoon, ng hangin, ng pagkain at gayon din lahat, Panginoon, ng manifestasyon ng iyong kabutihan at gayon din, Panginoong Diyos, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, ng iyong pagpapatagos sa amin, Panginoon, ng iyong pag-iingat at pagliligtas. Mga bagay at karanasan, Panginoon, na kung saan ay pinagpapasalamat namin, kinikilala namin, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa bawat pagkakalob mo sa amin ng inspiration, ng kalakasan at gayon din sa inyong patuloy na pagpapatibay ng aming pananampalataya at pagpapalago ng aming espiritual na pamumuhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa bawat isa na kung saan ay kabahagi po ng gawain na ito. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy po nagmag-ingat sa bawat isa. Ikaw po ang siyang aming magiging angkla, kakibat sa buong maghapon na ito, buong magdamag naming kakaharapin. Gayon din sa mga darating na panahon, gayon din, Panginoon, na marapatin niyo na maging maayos lagi ang aming kalusugan at pangatawan at gayon din ang aming mga trabaho, pangkabuhayan at gayon din sa mga ministeryo at paglilingkod na amin din pong ginagawa. Yes, ikaw po, Panginoon, ang siyang malubos sa buhay namin at ikaw din po, Panginoon, ang siyang mawawalhati sa lahat ng panahon. Panginoong Diyos, pagpalain mo lahat po ng mga bansa, Pilipinas at gayon din lahat po ng bawat bansa sa buong daigdig na ito. Maghari, Panginoon, ang iyong kapayapaan, ang iyong katarungan, ang iyong katwiran, ang iyong kabanalan at gayon din ang iyong kalooban at gayon din ang iyong magagandang mga layunin at misyon at na iyo pong ipinagagawa sa buong mundong ito, Panginoon. Yes, i-bless mo, Panginoon, ang bawat bansa sa lahat po ng mga proyekto, sa lahat po ng mga ginagawang paglilingkod sa kabuuan. Pagpalain niyo, Panginoon, ng bawat bubuo ng bawat bansa. Gayon din ditong pagpapalit ng panibagong gobyerno na siyang halili sa lilipas
na administrasyon. I-bless mo, Panginoon, ang mga manunungkulan sa loob ng 3 taon at sa loob ng 6 taon. Ano man ang kanilang mga plano, balakin ay nakaakibat sa iyong layunin at plano. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, ay ito po ay makabubuti at makatutulong sa aming pag-usad bilang bansa at gayon din, Panginoon, upang sa ganun ano man mga proyekto at mga programa na mabuti at makatutulong sa buong sambayanan at gayon din sa kabuuan ng bansang Maharlika, pinagkatiwala mo sa amin. Muli kaming umangat sa buong mundong ito. Muli kami, Panginoon, na mamayagpag sa economy at gayon din sa iba't ibang mga larangan. Yes, Lord Jesus, pagpalain po ninyo lahat. Gayon din upang matigil ang anumang mga nangyayari na hindi pa natatapos, na digmaan pa sa pagitan po ng Ukraine at ng Russia. Na no, Panginoon ay matapos na ito upang sa ganun ay makapagpanimula na ng restorasyon sa maraming nasira na mga establishmento sa ilalim ng gobyerno at gayon din ng mga pribada at mga ari-arian ng Ukraine at gayon din, Panginoon, ng inyong paghahatid, Panginoong Diyos, ng kaaliman, kalakasan at pag-asa at pagabuhay na maguli sa bawat pamilya na kung saan ay nawalan ng mahal sa buhay, na lahat po ng mga nangamatay ay may pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Gayon din sa lahat po ng mga lumikas ay makabalik na sa kanilang mismong pinakatahanan na bansa upang sila'y ma-restore, maghumilom ang mga sugat. Gayon din, O Ama at aming Diyos, napipinto na kung saan ay maaaring magkaroon din ng digmaan sa pagitan ng China at gayon din ng Taiwan. Nawa, Panginoon, ay mahadlangan ito at hindi po matuloy sapagkat marami ho ang maapektuhan kung ito po ay magiging mangyayari, Panginoon. Sapagkat hindi lamang ito ay gera between the two nations, kundi marami po na kung saan madadamay din ng mga iba-ibang mga bansa. Marapati niyo, Panginoon, na kung saan ang mga ibabaw pa rin ang kapayapaan at pagkakaisa at gayon din ang mga ibabaw pa rin, Panginoon, ang iyong pag-ahari at hindi po yung mga bagay-bagay na kung saan makapipinsala ng buhay at makapipinsala ng anumang mga bagay ari-arian. Yes, Lord Jesus, kapayapaan po ang aming panaghoy. Yes, pagkakaisang aming panaghoy at gayon din sa ikaayos at ipagbabago ng buong mundong ito, Panginoon, at lahat kami, O Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng inyong mga kinasangkapan araw-araw, sino man at anuman, Panginoon, ng mga institusyon. Pagpalain niyo lahat, Panginoon, walang labis, walang kulang. O aming Ama at aming Diyos, na kung sana ay aming pong pinapanalangin na sana mawakasan na itong pandemic na ito na nangyayari pa rin sa Pilipinas at gayon din sa mga bansa na kung sana ay meron pa rin struggle at banta sa kalusugan. Nawa, Panginoon, ay matapos na ito ng tuluyan sa madaling panahon sa pamagitan ng iyong kapangyarihan ng pagkilos mo at marapatin mo, Panginoon, na ito po ay mangyari. Sa banal mong pangalan at sa iyong kaparaanan, O Diyos, gayon din, Panginoon, na kung saan ay pinapanalangin po namin na para po sa ikagagaling, ikatitibay ng pananampalataya at gayon din ng pag-asa at gayon din, Panginoon, na kung saan ay yakapin ng lahat po ng nasa gitna ng may karamdaman, Panginoon, sa panahon na ito. San man sila dako, naroroon sa buong mundo, katulad po, Panginoong Diyos, ng mga total cases ng pandemic, gayon din, O Ama at aming Diyos, sila na meron pong taglay na karamdaman, lahat ng laman ng pag-amutan, gayon din ang mga quarantine facilities at gayon din sa mga bana sa bading na karamdaman na sa kanikanilang mga tahanan. Gayon din, Panginoon, ang mga kapatid namin ay pinapanalangin po namin araw-araw. Ang mahal na Ama ng kapatid na Diakonesa Elisa Adormeo Gansit,
Yes, na meron pong naranasan na pain gayon ni Panginoon ng kapatid na Boy De Leon ng Acacia Malabon sa kanyang paparating po, Panginoon, na kanyang operation para makayod ang kanyang prostate sa East Avenue Medical Center, na mismo, Panginoon, ay ito pang araw na itong kaganapan. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Richard Rubis sa kanyang kagalingan dyan sa Batang Quezon City, Minerva de la Cruz ng Calaga, Batangas, sa kanyang pinagdadaanan po na heart ailment, mabagal na tibok ng kanyang puso, at gayon din ng kapatid na Roger Montibergen na bagaman nasa tahanan na pero nasa stage 4 prostate cancer. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Genial Santiago na nasa Quirino Memorial Medical Center, at gayon din, kapatid na Reverend Macario Turidan ng United Methodist Church diyan sa bandang Cagayan. Gayon din, o Ama't aming Diyos, ang kapatid na Pastor Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, sa kanyang din pinagdadaanan pa sa kanyang kalusugan. Gayun din ang kapatid na Tita Cruz Navarro, Mary Labarro, Trinaldo Navarro, ang City Balanga, Bataan. At ang kapatid na Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia, sa kanyang severe diabetes. At gayun din ang mga iba pa na kung saan ay kanyang iniinda sa kanyang lupang katawan, Pastor Evangelist Jose Analisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Melita Celeste ng Talim Island B ng Honor Rizal. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Pastor Elsa Perido at ng kanyang anak ng Cardona Rizal na sila ay kapwa nagdadialysis. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Edgardo Kasiguran Simon ng Ohio, USA sa kanyang paparating na June 27 upang sa ganun matanggal ang kanyang cataract sa kanyang right eye. Rodolfo Taklay ng Victoria Tarlac, at gayon din ng Pastor Pablito Polientes ng Binangonan Rizal para sa kanyang recovery. At gayon din, o Ama't aming Diyos, ang kapatid na Tita Digonis Perla, kabakungan ng Bautista ng Quezon City, lalo na ang nalalapit na kanyang operasyon na mangyayari sa June 22 dyan sa bandang Lung Center ng Quezon City. Gayon din, o Ama't aming Diyos, ang kapatid na Maricel Gadya Tantengko ng Hermosa, Bataan, na merong asthma attack. At gayon din, kung meron pa sila na kung saan ay merong may mga karamdaman, Nanay Sophia Mercado, at gayon din ang Nanay Reblin Makatugal ng Bataan, para sa kanilang healing recovery, Billy Rapalda na diabetic mula dyan sa Bansa Mateo Isabela, Betgalievo, na meron pong pinagdadaanan na rheumatic heart disease yan sa bandang Cagayan City, Isabela, Melita Barcelat at Andy Dabo, yes, sa Melita na nasa stage 4 kidney failure, Andy Dabo na na-stroke, sila panginamulad dyan sa bandang Dinalupian, Bataan. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Connie Bulgado sa kanyang darating na operation sa Quezon, Caloocan City, Pastora Baby Bulgado, at gayon din ang kapatid na Ani Angkas Rocapor sa kanyang kalagayan po na diabetic, at gayon din ang Pastor Oliver Uchia ng Bible Baptist Church ng Cebu City sa kanyang problema sa prostate, heart enlargement at hyperacidity, Sherman Baldwin para magnormalize ang kanyang sugar level, Demetria Buesa sa kanyang breast cancer stage 3B, Jane Lomacan sa kanyang heart disease for mitral valve replacement, Renilio Langit Guyano na diabetic, Ann Navarro para magnormalize din na patuloy ang kanyang sugar level upang matuloy, Panginoon, ang kanyang operation sa kanyang shoulder tendon na naputol. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na David Perry na diabetic, at restoration din ang kanyang eyesight. Gayon din ang kapatid na Rosa Perry sa kanyang pinagdadaanan din na osteoarthritis, Larry Chadwick Isbella Sr. sa kanyang gout, at gayon din ang kapatid na Achi Manita Pondon sa kanyang eye pain. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Felicidad Bugayong ng Pangasinan na merong sakit sa kanyang baga, at gayon din ang kapatid na Iya Solis Mar Domingo ng Quezon City sa kanyang ulcerative colitis, Monsing Cabrito Rulan ng London, United Kingdom,
Medi Yambao ng Chicago, Illinois, at gayon din Panginoon kapatid na Grace Ramos Jimenez. Diyan din sa bandang Illinois, lahat po Panginoon ng mga kapatid na ito at lahat pa ng may crisis ng pandemic. Sama-sama namin na kung saan iniuob na iyo na sila pong lahat ay dulutan mo ng kagalakan, ng kapayapaan, kapanatagan at pag-asa, at gayon din na inyo pong ipadaloy sa bawat isa sa kanila, Panginoon, na siyang aming clinic claim, dinideclare, at gayon din, Panginoon, na siyang pinakikiusap namin na inyo pong i-release sa bawat isa sa kanila sa pamagitan ng presence ng kapangyarihan at paggilos ng iyong banal na espiritu sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision, O Lord Jesus Christ, marapatin niyo, Panginoon. Bless mo silang lahat, ang pamilya na kanilang kinabibilangan. Yes, Lord Jesus Christ, salamat po ng marami na kung saan kami po ay nakapagbiministeryo sa lahat po ng merong mga pinagdadaan na karamdaman. Pahati na Panginoon ang kagalingan sa lahat po na merong pinagdadaanan na anxiety, depression, at gayon din ng mga mahihirap na mga problema, at gayon din ng mga hagupit ng buhay na ito. Mga panaghoy ng bawat isa, at gayon din ng lahat ng anuman na kailangan po ng kagalingan sa buong sangkatauhan at gayon din sa buong mundo at sa lahat ng bansa, Panginoong Diyos. Marapatin niyo, Panginoon. Ipananas niyo sa bawat isang inyong matagumpay na patuloy na pagpapalaya, pagpapagaling at pagpapalakas. Marapatin niyo, Panginoon, the mighty name of Jesus. I-bless mo, Panginoon, ang lahat po ng mga kababayan namin na mga overseas Filipino workers na sa iba-ibang mga bansa. I-bless mo, Panginoon, lahat po ng mga farmers, mga mangingisda, at gayon din ang mga magyunyong, mga nagtatanim ng mga gulay na kinakain, mga nag-aalaga ng mga hayop na kinakain, lahat sila, Panginoon, at gayon din ang mga kabuhiran nila, ang kanilang mga farms, at gayon din lahat ng mga ilog, palaisdaan, at gayon din, Panginoon, lahat po ng mga dagat. Pagpalain niyo, Panginoon, nang maging laging masagana po, Panginoon, ang bawat harvest ng mga kababayan namin, mga kapatid na hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pagpalain mo, Panginoon, gayon din ang kanilang mga pamilya, pangangailangan, at gayon din, Panginoon, lahat po ng mga empleyado, employers, lahat, Panginoon, sa kabuuan. In the mighty name of Jesus, salamat po ng marami. Binabalik po namin lahat po ng papuri at pasalamat. Patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Linisin mo kami, patawarin mo kami, pagindapatin. Inyo mong kaming ilubos at gayon din, Panginoon, na kung saan ay mangyari ang iyong kalooban para sa aming lahat, di po ang sa amin. Sa tanging pangalan ng Jesucristo, iyan po ang aming nagkakaisang panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay tanggapin natin ang bendisyon ng Panginoon. God bless and protect us all always to the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord. Amen sa Panginoon. Yes, maraming salamat po sa inyong presente. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Wide On na Ministry. Ngayon po ay ating pong tunghayan ng mga comments na inyong pong dinala sa ating kalagitnaan. Nakakaray doon sa ating Panginoon at purihin natin ang Diyos sapagkat mga comments na yan ay lalo pong nagpapasigla at nakapag-inspire, nakapagpapalakas. Kumusta nga kapatid na Josie Rose, Ibingalas sa Leben, dyan sa Batang Mario Aurora, God bless, Evangelista sa Leben family. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Maraming salamat, gayon din po sa inyong lahat dyan. We love you po ng pusat prayer. Gayon din po na sa ating kapatid na Pastor Pablito Pulyantes ng Binangon na Rizal, God bless Pulyantes family. At
Gayun din ang kanyang comment. Good morning po, Bishop. Thank you very much. Gayun din po sa inyo lahat dyan. Gayun din mo lang sa kapatid na Leonora de la Cruz Mirales ng Sambal, Bataan. God bless de la Cruz Mirales family. Ang kanyang comment. Blessed Thursday po, Bishop Lito, Ma'am Jean, and all Caraydon Ministry. God bless us all. In Jesus' name, thank you very much. Blessed Thursday din sa inyo lahat dyan at God bless you all. Gayun din mula sa kapatid ng Pastor Lino na Dato ng Sito Balang Bataan. God bless Dato Pamilya at gayun din lang inyong ministry at leadership na ginagapanan sa pamagitan po ng Whole World Prayer Prayer Brigade laban sa COVID-19 at iba pa. Yes, palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Kanyang comment. Magandang buhay po, Bishop Ate Jean Lola Biyaya at sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Maraming salamat at gayon din po sa inyo lahat dyan. Magandang buhay at God bless you all dyan. Added comment mo lang sa kapatid na Leonora de la Cruz Mirales. God bless your ministry po, Bishop. God bless you more. Hallelujah. Welcome to God be the glory. Thank you very much. Gayon din sa ating kapatid na Hilda Minay. God bless Minay family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, amen. At gayon din ang emoji ng nagpupuri sa Panginoon. At gayon din tumatanggap ng blessing ng Panginoon. Hallelujah. At meron nakasulat na blessings. Yes, sabihin natin. I like that. Sabihin natin na kung saan na yes, i-release po ninyo o Diyos sa amin lahat. Amin yung blessing. Hallelujah. Gayun din pala sa kapatid na Amirita Celestra ng Talim Island, Binang Orizal. At gayun din na kanyang mahal na asawa, Pastor James. Hi, Miss Celestra. God bless the whole family. At gayun din na yung mga pinaggagabahan ng mga ministeryo at leadership. Pag-ibig ko, purihin natin ang panagpagang comment. Magandang umaga po, Bishop, Ma'am Jean, Tita Biyat, sa lahat ng nanonood ng Rider Ministry. At God bless you more and more as all. Thank you very much. Magandang umaga din at God bless you all dyan. Binibigyo po ng prayer, prayer, prayer. Puso, 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 peace. Mukha ng tao, may puso, may puso, may puso. Bulaklak ng gumamela, gumamela. At gayon din ng rosas, talbos na malunggay. At gayon din ng palad. Yes, purihin natin ang Panginoon. Yes. Dalawang pa rin natin, 10 mga daliri. Pinagpana ng ating Panginoon. Symbolizing our work unto the Lord. At gayon din ang mga iba pa. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din sumisimbolo sa ating unification, sumisimbolo ng ating helping hands, at gayon din ang ating malasakit sa iba't iba, at gayon din ang ating balikatan, purihin natin kapit-kapit busy. Hallelujah! Gayon din ang emoji ng ating kapatid na Melita Celestra ng isang angel ng Panginoon na kung saan ay mataimtim na nanalangin. Yes, we join the angel of the Lord in praying. Yes, shout out sa lahat po ng mga angels ng Panginoon na nagbabantay din sa atin at gayon din ang emoji na nagpupuri, tumatanggap ng blessing ng Panginoon. Yes, a blessing from the Lord at gayon din ang panalangin by star, 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 star at gayon din sa ribbon. Meron nakasulat na blessed, blessed assurance. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta ka kapatid na Pilipi sa turno ng Maria Aurora? God bless the whole family of Saturno. Ang kanyang comment, magandang buhay po, Bishop Lee Tangonan and Ma'am Jean Grace Tangonan. Blessed morning po. Salamat po at gayon din magandang buhay at blessed morning sa inyo lahat dyan. Masaya ang buhay kapag si Jesus ang kasama. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa magandang umaga. Kahit na pagod ang lupang katawan, ay muli niya akong binangon at pumasok sa work. Palapakan natin ang Panginoon. We thank you and we praise you all. Pakisama po sa prayer ang wife. Check up po niya. God bless your ministry, Bishop. Mabuhay po kayo. Thank you likewise. Binibigyan niyo po ng prayer. Gayon mo ka ng tao at gayon din ng puso. Mukha ng tao, may puso, may puso, may puso. At gayon din ng peace. Hallelujah! Aming ama at aming Diyos, aming pong pinapanalangin ng minamahal na asawa ng kapatid na yes, Felipe Saturno, walang iba kundi si Gina Saturno para sa kanyang check-up, Panginoon, na kung saan ipagpalain mo ang doktor niya at gayon din ng mga prescriptions.
Gayon din pa kami noon ng mga medical procedures na inilalapat sa kanya, Panginoon. At gayon din, Panginoon, na kung saan higit sa lahat ng favorable na resulta ng kanyang mga check-up. Gayon din, Panginoon, para sa kanyang patuloy na ikagagaling at ikaayos, ikatitibay ng kanyang kalusugan at pangatawan. Kasama na, Panginoon, na patuloy mo na pagpalain, Panginoon, ang buong pamilya ng Saturno sa lahat po ng larangan. In Jesus' name we pray, everybody will say amen at amen sa Panginoon. Shout out sa kapatid na Gina Saturno. Gayon din, kumusta ka na kapatid na Governor B. Bilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, para Manila. God bless Domingo family. Ang kanyang comment, emoji po ng pusa ba yun? Yes, may araw na sa alapap na kung saan ay isinisigaw. Good morning na mayroon exclamation point. Salamat, good morning din sa inyo lahat dyan. Ulihin natin ang ating Panginoon. Gayun din ang kanyang added emoji, panalangin at may star, 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 star. At mayroon nakasulat na blessed sa ribbon. Ulihin natin ang Panginoon. How are you, my dear Ao Agustin ng City, Balanga, Bataan? God bless Agustin family. Ulihin natin ang kanyang comment. Good morning po, Bishop, the Dean, your family and ministry. Thank you very much. Likewise, benebidyo po ng mukha ng tao at gayo din ang puso-puso prayer at gayo mukha ng tao. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayo din emoji comment mula sa kapatid na Melinda Celestina. Yes, same emoji ng blessings. Purihin natin ang Panginoon at gayo din ang bukha ng mga tao at gayo din ang may bilog sa kanyang tuktok. Yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayo din ang kanyang emoji ng puso kulay pink na meron kasulat na amen, may exclamation point, star, 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 star. Magmahalan tayo sa isa't isa at gayon din mahalin natin ng todo wagas ang ating Panginoong Diyos. Gayon din ang kanyang added comment, Bishop, opo, kapatid na Melita Celeste, ano naman, ako naman ay merong Maria Amelita Bilyones Anonical, palapakan naman natin ang kanyang mahabang pangalan na Maba. Pero ngayon ay Mabak. Mabak. Maria Amelita Bilyones Anonical Celestra. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord with emoji po ng puso. Tatlo. Purihin natin ang Panginoon. Gayun din ang kanyang same emoji na mukha ng tao. Yes. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Ang tao na kung saan ay pinababanan lang ating Panginoon. At gayun din na kung saan ay magsilbi daw tayo ng mga agila ng ating Panginoong Diyos. Lumilipad, mababa, patpataas, pero hindi na papagod. Always soaring. With tatlong star, star of victory, star of hope, star of faith. Purihin natin ang Panginoon. Meron nakasulat na victory. Yes, victory in the Lord of Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon. Gayun din ba, kumusta ka na kapatid na Chi, ang administrator ng Whole World Prensi Prayer Brigade laban sa COVID-19 tuwing alas 7 ng gabi. Ang tunay niyang pangalan ay Maria Ninita Pondon, Cebu City, yes, Cebu Visayas. Yes, maayong adlaw sa tanong salamat. God bless the whole family and the ministry and the leadership. Urihin natin ang panang kanyang comment. Blessed Thursday morning, Bishop, Ma'am Jean at Ibiyat sa lahat. Ang Wildwood Ministry, God bless us all. Thank you very much. Likewise, we did you po ng prayer. Gayun din ang puso, bulaklak ng sunflower at gayun din talbos sa malunggay, bulaklak ng gumamela, prayer, puso, dalawang sunflower ng bulaklak at gayun din ang talbos sa malunggay, bulaklak ng gumamela. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin natin ang Panginoon. Gayun din mula, added comment mula sa ito kapatid na Pastor Lino Radato. Kanya nga po, kami dato kasi po yun nakalagay sa birth certificate ng asawa ko. Yun na lang po ang sinunod. Yes, purihin natin ang Panginoon. Lahat po sila dato, kami pang po ang dato. Yes, letter O, purihin natin ang Panginoon. Yung letter U ay meron mga produkto yan ay dato puti. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise God.
Alam niyo po, ang pagpapalit ng mga numero at gayunin ng mga birthday, masalimuot po yan. Yes, yan po ay dadaan sa juridical processes. Yan, maghihiring pa yan. Yes. Kaya nga ho ako ay, kung ano na yung nasa birth certificate ko, yan ang sinunod na. Para wala na kung saan ay prosesong juridical na maghihiring pa. At gayun din na kung saan merong katumbas din na malaking halaga na kung saan ay igugugol. Yes. Yes. At gayun din na kung saan ay per letra at per numero. Yes. Salamat naman sa payo ng abogado. Ngayon din, palapakan natin lahat po ng mga Dato family. Sa huling letra man ay UOO, palapakan natin, pulihin natin ang Panginoon. Yes, kumusta ka kapatid Nila Tolentino Peria Manzano? Nice to meet you again, this live is streaming. Pulihin natin ang Panginoon dyan sa bandang Nueva Ecija, Rizal Nueva Ecija. God bless Peria Manzano family. Pulihin natin ang Panginoon, hallelujah. Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop. Salamat po sa mabing mensahe sa aming narinig. Pa-shout out po sa mga taga-Gateway Methodist Church Portal, Rizal Nueva Ecija at Manzano family. May God be the glory. God bless everyone. Thank you very much. Blessed morning. At God bless you all yan. At shout out sa kabuuan ng Gateway Methodist Church Portal, Rizal Nueva Ecija. Palapakan po natin. Yes, lahat po ng mga membro dyan, mga pamilya, yes. Ano yun bang administrative pastor ay yun pa rin, si DSE Reverend Bayani De La Peña. Yes, kung sila ipakamusta rin yung ako sa kanya at gayon din sa buong pamilya, pulihin natin ang Panginoon. At gayon din shoutout sa buong pamilya ng mga Manzano, pulihin natin ang Panginoon. Hallelujah. God bless you all. Kaya mula sa kapatid na pastor nyo na Dato, yung pangalan lang po natin ay pwede ng collateral sa pangungutang. O nga, pwede ng Panginoon. At gayon din, kapag tayo hindi po nakabayad, ay yung pangalan pa rin natin ang gagamitin upang sa ganun ay marimata. At gayon din ay kung sasakyan ang ating inutang ay kanilang yes, kukunin, kung property kukunin nila. Mismo mga pangalan natin ay naging collateral. Kapag ay pinanood ng Facebook, yes, YouTube, ay napakarami na kung saan ay mga for sale na narimata na mga properties, house and lot, at gayon din ng mga sasakyan. Well, yes. Gayon din mula sa kapatid na Betty Geno sa Liberasosa. Kumusta kayo lahat dyan sa bandang Ilagan City, Isabela? God bless you all. God bless sa Liberasosa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At kanyang comment, watching with you. Mabiyayang araw po, Bishop. Lito Ate Gino, Albiya at mga karayadon ministry sa Panginoon. Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe. God bless us all. Amen sa Panginoon. Thank you very much. Good morning din at God bless you all dyan. Gayon din pa na sa kapatid na pasulin na Dato, added comment, amen po. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear Gina Angel Tolentino? Nang sa Matisabela at gayon din dyan sa bandang Dubai, God bless Tolentino family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din ang iyong trabaho. Ang kanyang comment, may our dear Lord guide and protect us. In Jesus' name, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, yes, we can. Purihin natin ang Panginoon. Gaya di ba lang sa kapatid na Aw Agustin, yes. Added comment, amen. Napakabuti ng Diyos. Palapakan natin, napakabuti ng Diyos. God is good all the time. All the time, yes, God is good. God is good. Grabe, grabe, God is good all the time. With prayer. At gayon din dito, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kapatid na Angel, yes, Gina Angel Tolentino, kumusta ng quarantine mo? At kumusta ng resulta ng iyong swab test? Nawa ay maging maganda, matapos na ang iyong quarantine. Gayon din sa ating kapatid na Joe Zero, si Pagalisa Solibena, added comment.
Yes, amen and amen sa mga kapatid. Napakayaman mensahe ng buhay. God bless you, your family and your ministry, Bishop. With every po ng prayer, puso prayer, puso prayer. Thank you very much. So, God be the glory. Puri ng Panginoon. Maraming salamat din. At gayon din, kumusta kayo lahat dyan? Sa bandang Marilao, Bulacan. Yes, baby Ulermo Juanes. God bless Juanes family at gayon din ang Ulermo family dyan sa Batanggagong Bayo, Caloocan City. Pahalapatan natin ang kanyang comment. Magandang umaga po, Bishop. God bless po and your family. Ingat po kayo palagi po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Added comment muna sa kapatid na Melita Celestra, Bishop. Opo, kapatid na Melita, marami pong salamat sa mabiyayang mensahe ng buhay ngayong umaga at God bless po. Thank you very much. Welcome to God be the glory. Wherever you po ng prayer. Mukha ng tao may puso. Peace. At gayon din ang panag. At gayon din ng bulaklak ng gumamela. Yorosas. At gayon din ng panalangin. At gayon din ng puso. Palapakan natin ang panyan. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, palag. Maalala mo ba, ano ba yung ating pong... yung ating laro sa panahon na tayo po yung mga bata, yung gumagatan tayo. Yes. Merong ganun laro, no? Nung tayo po yung mga bata, mga kapatid sa ating at gayon din ng mga Jack Stone. Oh, at gayon din yung mga sunay. Kapurihin natin ang Panginoon. Yes, added comment mo lang sa kapatid na Augustine. Amen, amen. Salamat po, Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, always thankful to the Lord. Kumusta ka na, kapatid? Yes, lovable and beautiful. Mirna Sanchez. Rapananda ka na, nakabawi tayo ng Sydney, Australia. Palapakan namin ating God bless. Rapananda ka na, family. Ang ganyang comment, papagpalang buhay po, Bishop Lito Tangonan. Thank you very much. Likewise. Gayon din, nakumusta ka na, kapatid na Bell Dios Pinto ng Nueva Ecija. God bless Pinto family. Palapakan natin. Ang ganyang comment, blessed morning po, Bishop Lito Tangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan at sa ating lahat. Po, nakasubaybay. God bless po your ministry. God bless us all po. Whenever you po ng prayer at puso at gayon din ang kanyang added comment. Amen po, Bishop. Whenever you ng prayer at puso, palapakan natin ang Panginoon. Always, amen. Sa ating Panginoon at gayon din mula sa kapatid na Leonardo de la Cruz Miralles, added comment. Praying for healing, wisdom, and knowledge for my son, Ezra Mark Miralles family, suffering from amoeba dahil po sa tubig na iniinom nila. Thanks po for every prayer in your Ridon ministry. God bless you more with your family po, Bisya. Hallelujah. Welcome to God be the glory, o aming ama at aming Diyos. Nakikisa po kami sa prayer request at panalangin para po sa kompleto na kagalingan at gayon din, Panginoon, ng patuloy na daloy ng iyong karunungan at kaalaman para po sa minamahal na anak ng kapatid na Leonora de la Cruz Miralles na si Ezra Mark Miralles at gayon din ang kanilang buong pamilya na kung saan meron silang pinagdadaanan dulot ng amoy ba dahil sa tubig na kanilang ininom. Marapatin niyo, Panginoon, na kung saan ay gumaling sila ng tuluyan. At ano man, Panginoon, ang kanilang mga tinitake na mga medicine ay maging epektibo upang sa ganoon ay mag-normalize po ang kalagayan ng kanilang sikmura at gayon din ng kanilang kalusugan, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang buong pamilya ng Miralles. At gayon din, Panginoon, na maging maayos po ang kalagayan at magiging safe ang tubig nila sa kanilang lugar. At gayon din sa bawat dako sa mundong ito, in the mighty name of Jesus,
Yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. Shout out sa kapatid na Ezra Mark Miralles and family. Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon din mula sa kapatid na Ao Agustin added comment. We pray for miraculous healing and health restoration sa lahat ng may sakit. Panginoon, yakapin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. In Jesus' mighty, mighty name, amen at amen. Lahat po magsabi ng I agree. In Jesus' name, hallelujah. Gayun din na mula sa kapatid na Leonardo de la Cruz Miralles added comment, amen for healing prayers and every prayers in Jesus' name. Lahat magsabi, I agree in Jesus' name. Gayun din mula sa kapatid na Mina Sanchez Rapanan Bacanay added comment, yes, happily watching with my youngest daughter, Janice. Hello, kapatid na Janice. And her two daughters, Jibrel and Hayel. Ay, how are you, Jibrel and Hayel? How's life? There in Sydney, Australia. How's life with your Lola, Mirna and Lola Moises? Purihin na pa yun. While I am cooking our foods for lunch, palapakan natin na pa yun. Hallelujah! Puri na Panginoon, gayon din ng kanyang emoji ng puso, umabot dito at gayon din puso, palapakan natin ang Panginoon, hallelujah, praise the Lord, ang pamilya na kung saan ay tunay nagmamahalan sa isa't isa. Gayon din pala sa kapatid na Augustine, added comment, amen, amen, palapakan natin ang Panginoon, emoji po ng ganito, at gayon din ang prayer. At gayon din ang added comment ng ating kapatid na Pastor Pablito Polyantes, salamat po Bishop. Sana po ay magkaroon ng kagalingan ng lahat ng inyong na ipanalangin. Lahat ay magsabi, in the mighty name of Jesus Christ, nothing is impossible with you. Yes, in Jesus' name, we claim them with it. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Welcome to God be the glory. At gayon din added comment muna sa kapatid na Gina Angel Tolentino. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kumusta na kayo kapatid na Minerva de la Cruz dyan sa Batangalaga, Batangas? God bless de la Cruz family. Ang kanyang comment, salamat po Bishop sa patuloy na panalangin. Panalangin, God bless po. Yes, welcome. Salamat din at God bless yung lahat dyan. We ready po ng prayer. Purihin natin ang Panginoon at gayon din na din kami panas at kapatid na Augustine. Salamat po, Bishop. Welcome to God the Glory. God bless po and your family. Stay safe and sound. Thank you very much. Gayon din po sa lahat po sa inyo dyan at sa bawat isa. With emoji po ng puso, buka ng tao at gayon din ng ganito. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. At kung ilagay natin dito sa ating mga mata ay masisilip natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din na dalawain pa natin, purihin natin na magkaroon tayo ng telescopic na mata. Purihin natin ang Panginoon spiritual eyes. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid Medina de la Cruz added comment, thank you po Bishop sa patuloy na pananalangin. God bless po with every po ng prayer. Prayer, prayer. Gayon din po added comment muna sa kapatid na Milita Celestra, Bishop, opo, isang letra lamang papalitan. Nasa libo ang babayaran po sa abogado. Yes, very expensive po. Kagaya po ng kasili, ang nakalagay po ay diploma, ay kasili isang letter lang yan pinalitan na nasa libo na po. Yes, pinabudyo po ng puso at bulaklak ng gumamela at gayon din ng puso. Kaya nga po, sa inyo na kung saan ay merong pangkakayanan na yes, mga anak, ay bantayan po ninyo ang mga birth certificate at tignan, yes, letra po, letra lahat po ng nakalagay sa birth certificate sapagat yan ay mahalaga na dokumento na kailangan natin
sa lahat ng panahon at sa lahat po ng transaksyones natin sa buhay natin. Yes, tama ka kabadin na Melita. Ang warrior, my dear, yes, at Digonis Retumigos ng Magong. Inadir Medi Church, Bayan ng Linamo, Lanao del Norte, Mindanao. Maingat lao sa tangsang salamat sa inyong lahat dyan. God bless Tumigos family at gayon din ang iyong ministry at pangungunan na ginagampanan bilang lingkod ng Panginoon. Yes, God bless Tumigos family, ang kanyang comment. Amen po with emoji po ng prayer. Thank you very much. Salamat po sa lahat po ng mga comments. Salamat po sa lahat ng mga nanood at gayon din ang mga magko-comment pa at manunood pagkatapos po ng live streaming. At gayon din ang mga kapatid natin na kung saan ay di man kayo nakapagpaabot ang inyong mga comments, pero ang inyong mahalagang presence, in-acknowledge natin with gratefulness, thanksgiving po rin ang Panginoon. Katulad po ng ating kapatid na Nelda Nunan dyan sa bandang USA. God bless Nunan family. Palapakan natin kita po sa Nabaro ng Sito Balanga Barangan. God bless Nabaro family. At gayon din ang kapatid na Annalise sa Tumas ng Garilan USA. God bless Tumas family. Barga Ander and Carol Calix dyan sa bandang USA. God bless Perix family. At gayon din sa lahat pa. Purihin natin ang ating Panginoon at gayon din sa mga iba na hindi natin matukoy. Sorry po at di natin, hindi natin makita. Yes, ang mga iba pa na kung saan identification, kung sino pa kayo. Pero in-acknowledge po natin lahat po ng inyong presence at inyong pakikibahagi. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At i-bless natin si Lord Jesus, ang Holy Spirit, ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos na hayag sa tatlong persona, at gayon din ang mga dimabilang ng mga angels ng Panginoon, ang buong kalangitan ng ating Panginoon, at gayon din ang kingdom ng ating Panginoon sa Kristo, kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa atin, kingdom blessing sa bawat isa atin, kingdom protection sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin. Ulihin natin ang Panginoon. Binabalik po natin lahat po ng paborit. Pasalamat sa ating Panginoon at gayon din ang maglingkod ng Diyos ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa ating mula episode 816 tungo sa mga pang episode na ating maharapin mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga at gayon din kapag araw po ng Linggo alas 6 po ng gabi. Puri ng Panginoon, magandang umaga at pagpalain ng buong araw na ito. Lahat po ng ating gagawin at lahat po ng ating harapin. Purihin natin ang Panginoon at babay po sa bawat isa at sa bawat sa muling pagkikita.